Kasabay ng opisyal na pagsindi ng Olympic flames sa Olympia, Greece, nagsagawa ng torch relay ang ambassador ng Greece at ambassador ng France sa Pasay City. Yan ang ulat ni Daryl Oclares. Mula sa Greece kung saan nagsimula ang Olympics, opisyal na sinindihan ng Olympic flame bilang simbolo ng napipintong pagbubukas ng Paris Summer Games sa Hulyo at ng Paralympic Games sa darating na Setyembre. Kaya bilang paikiisa ng bansa sa Olympic tradition na ito, isang torch relay ang sinagawa noong Martes sa Mall of Asia Globe sa pagitan ni Greek Ambassador Ioannis Pediotis at French Ambassador Marie Fontanelle. Matapos ito, bumisita rin sina Pediotis at Fontanelle sa isang photo exhibit na itinanghal ng Agence Française Presse, Alliance Française de Manille at ng French Embassy in the Philippines. Pinamagatan itong Legacy in Motion bilang pagbibigay pugay sa mga Olympic at Paralympic athletes kung saan tampok ang ilan sa mga Pilipinong nakatapak at nagwagina sa Olimpiada. Bukod sa mga atleta, ilang matataas na sports officials ng bansa ang dumalo sa nasabing exhibit sa pangunguna ni Philippine Sports Commission Chairman Richard Bachman. Again, congratulations for this event. We are all excited. Our athletes are excited. And just to FYI for everyone, PSC had a long day today. We were in Congress with our representative from the World Anti-Doping Agency. And our flag will be flown in the Olympics. Ayon naman kay Philippine Paralympic Committee President Mike Barredo, magsisilbing inspirasyon ng mga larawang nakuna ng AFP sa mga Pilipinong atleta na nanaisin ding maging isang Olympian o Paralympian. Malaking bagay ito kasi siyempre, kaya nga Legacy in Motion, kung ano yung mga na-experience nila and what they will leave behind for our Filipino countrymen to see, to experience, and for those that will aspire to be Paralympians one day themselves and Olympians as well. So. Ikinatuwa naman ng mga Paralympic athletes na sina Gerald Pete Mangliwan at Ernie Gawilan ng patuloy na pagiging inclusive ng sports sa buong mundo. Ngayon ko lang naranasan yung ganitong may magkaroon ng ganitong event na na-include po yung ano, para masaya na nagkakaroon ng ganitong event na naging inclusive na siya. Mas lalo kaming ginaganahan kasi yun nga, parang hindi na katulad dati na parang naiiwan lagi yung para-athlete. Sa ngayon, yun nga, maganda yung palakad ng pamahalaan, lalong-lalo na sa mga kawani ng Philippine Sports Commission na yun talaga yung number one na sumusuporta sa amin at saka sa NSA namin. Hudyat ang mga aktibidad na ito sa nalalapit na pagsisimula ng Paris Olympics kung saan ibabandera ng ating mga atleta ang Pilipinas sa pinakamalaking entablado sa larangan ng palakasan. Daryl Oclares para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.